Magsitayo na po ang lahat. Ating nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay ang awit sa piging na handog niya sa tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may nala. Tanay inakoniya at hinila, kawang iniingatan, ating nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awit sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santo Domingo Isampari. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ayong sambayan na naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang mamuhay bilang tagapangaral na maasahang katotohanan mo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ko sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan.
Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pag-alis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kahit lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus, ngunit na mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang iniabot ni Jesus, "Napakaliit na iyong pananalig." Ang sabi sa kanya ni Jesus, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumating sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupain yon ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat na may sakit. Iniling nila sa kanya na ipahipo man lamang ang mga may sakit kahit sa laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi yata nawawala ang takot sa mga puso natin. Maraming pagkakataon nag-aalinlangan tayo sa Diyos. Nagdududa tayo sa Kanyang kagandahang loob at sa Kanyang kapangyarihan. Inaamin kong madalas na nangyari ito sa akin at patuloy ko minsan nangyayari na nagkakaroon ako ng takot. Halimbawa, pag ako'y nililipat ng parokya. Pag ako'y nililipat ng parokya, lagi ako nangangamba. Lagi ako natatakot. Lagi ako nag-iisip kung paano mangyayari sa parokya. Lalo na kung isang parokya ay napakahirap at napakahirap din pakisamahan ng mga tao. Minsan natatakot ako, nag-aalala. At kung minsan kasama ka pang pari, eh minsan nag-aalala rin ako, baka hindi ko makasundo. Nag-iisip ako lagi at laging nagdududa. Kung kaya may takot ako sa puso, sa dami ng inasign sa aking parokya, paulit-ulit na meron pa rin akong takot kahit pinakita na ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. Napaglalabanan lang ang takot kung tayo nagdarasal. Kaya pinagsisikapan natin laging manalangin para mapaglabanan ang takot na meron tayo. Isa sa nakaantig sa akin dati ay yung dati kong kasamang matandang pare doon sa Olongapo sa St. Joseph. May matanda akong kasamang pare doon. Matanda. Sa katunayan, namatay na siya. Tumatandang pare na ito, napakasipag. Sa kanya ko kinuha ang ehemplo ng pagbisita at pag-aruga sa mga may sakit. Sa kanya ko rin nakuha ang pagpapakumpisal sa mga madreng missionaries of charity. Sa kanya ko nakuha ang pagbisita sa mga mahihirap na tahanan. Matanda itong pare na ito at madalas katabi ko siya ng kwarto. Pag may sakit siya, kinakatukot
pumapasok ako sa kwarto niya. Sa totoo, ayaw niya nagpapapasok sa kwarto niya. Matanda na, maraming sakit, mahirap ang kanyang buhay, pero makikita mo siya lagi, laging nakangiti. Foreigner siyang pari. Nung pumasok ako minsan sa kwarto niya dahil nilalagnat siya, napansin ko yung kwarto niya napakaliit. Maliit. At sa kwarto niya, nandun yung breviary niya, dasalan, krusipiho. Kasi tinanong ko, Father, may sakit ka. Gusto mo bang ipagmisa kita rito? Samahan kita sa misa. Sabi niya, hindi, ako na lang. Tinitignan ko yung paligid ng kwarto niya. Wala kang makikitang radyo. Wala kang makikitang ibang damit. Walang ibang gamit. Walang mga libro. Breviary lang, tsaka Bible, tsaka crucifix. Sabi ko, Father, nasaan ang mga damit mo? Nakita ko yung kahon niya, 2 pirasong polo, 2 pirasong pantalon, 3 pirasong abito, at 1 pirasong t-shirt. Yun ang kayamanan niya. Sabi ko sa sarili ko, tong pari na to, matanda, walang kita dahil matanda na, walang income, pero napakasaya niya. Foreigner siya, kaya Ferdy, tawag niya sa akin lagi. Young man. Be hopeful, lagi niya sinasabi. Maging masaya ka lagi. Lagi siyang naka-smile. Wala ka maririnig sa kanyang daing. At siya naging inspirasyon ko. Inspirasyon na hanggang ngayon dala ko. Nga bakit nga ba ako natatakot? Pero aaminin ko, dahil bilang tao at mahina pang tao, meron akong takot. Ngayon nagsalita ang Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Manalig kayo, kasama niyo ako. Yung matandang paring kasama ko, nakita ko sa kanya ang Diyos. Nakita kong kasama niya ang Diyos. Mahirap, walang gamit, simpleng-simple, wala kang makikitang luho sa katawan, pero makikita mo sa kanya ang ngiti ng paglilingkod, ang ngiti ng pagiging mahirap, ang ngiti na sa kabila ng hirap, walang bakas na kadamutan. Tayo may damot pa, tayo minsan nagtatabi pa para sa sarili natin. Pero itong pari na ito na kasama ko, swerte ako. Isa siyang Kulumbano, Kulumban missionary. Nakita ko sa kanya ang isang halimbawa ng paglilingkod. Magsisimba ka, malungkot ka. Maglilingkod ka, puro problema ka. Nandito tayo, magmimisa ako, problema pa rin ang dala ko. No, sabi niya, be happy. And the best consolation in life is that you know that God is with you. That is the best consolation in life. Ang pinakamahalagang katotohanan, kasama natin ang Diyos sa inodality sa panahon natin ngayon. Kaya sa misa, napapansin nyo ang bati, sumainyo ang Panginoon. Nasa ng Diyos, nasa atin. And that is the best consolation. Kung kasama mo ang Diyos, meron bang dahilan para matakot ka? May dahilan ba para malungkot ka? Wala. Walang dahilan pagkasama mo ang Diyos. Hindi ka matatakot dahil hindi ka niya pababayaan. Hindi ka malulungkot dahil siya ang kaligayahan natin. Pero bakit tayo nagsisimbang malungkot? Nagsisimbang masungit? Nagsisimbang matapobre? Bakit tayo nagsisimba? Nakasama natin ang kalaban ng Diyos. Ang bati nga, the Lord be with you, sumayin niyo ang Panginoon. Na dapat, pag nagsisimba tayo, kabutihan ang dala natin dahil nasa atin ang Diyos. Hindi tayo dapat nalulungkot. Di ka dapat masungit. Di ka dapat namamata. Dahil nasa loob ka ng simbahan, kasama mo ang Diyos. Hindi lang dito, paglabas mo diyan, sumakay ka ng jeep, kasama mo ang Diyos. Amen po ba?
Kaya ano ang problema na lagi kong sinasabi sa inyo? Ano ang hirap natin kung kasama natin ang Diyos? Dapat ka bang matakot sa problema? Hindi. Dapat ang problema ang matakot sa iyo dahil kasama mo ang Diyos. Dapat ang mga masama matakot sa iyo dahil kasama mo ang Diyos. Dapat ang diablo matakot sa iyo dahil kasama mo ang Diyos. Pinakita niya ngayon sa Ebanghelyo ang kapangyarihan niya bilang Panginoon at tunay na Diyos. Lumakad sa ibabaw ng tubig, pinahinto ang hangin, at ano ginawa ng mga alagad? Nakita ang kanyang pagka-Diyos. Sinamba siya. Kaya kapatid ko, sino nga ba walang problema? Kapatid ko, sino ba ang hindi nagkakamali? Mga kapatid ko, sino ba sa atin dito ang hindi nahihirapan? At ako na tumatanda, napakaraming karamdaman. Huwag tayong matakot. Huwag kang matakot. Huwag tayong matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kagalingan at lakas natin ang Diyos. Huwag kang matatakot. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, hindi ako matatakot. Sabihin nyo, malakas. Lagay mo yan sa isip mo lagi. Hindi ako matatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos. At sino yung Diyos na yun? Makapangyarihan. Sino yung Diyos na yun? Maawain. Sino yung Diyos na yun? Mapagpatawad. Sino yung Diyos na yun? Mapagbigay ng biyaya. Kaya bakit ako matatakot? Nagsisikap naman ako. Ginagawa ko naman ang mabuti. Bakit ako matatakot? Kaya sa misa natin ngayon, hawakan niyo yun. Kailanman hindi kayo matatakot. Kailanman di tayo matatakot. Dahil dapat tayo ang katakutan dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganun din siya sa atin. Iabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ang itutugon natin, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong ng kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay na mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiyahan, mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumaunaway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Tumahimik po tayo sumandali para po sa ating mga pansariling kahilingan at mga pasasalamat.
Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas, siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kimbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal ni Santo Domingo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pangangamba sa iyong pag-iisang binalot ng problema at takot na iyong dala sa iyong pagtatago. Tawagin mo ako, di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sa samahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo sa dakila ang ibig ko sa'yo. Hawin ang panindim, buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa dakila at ibig ko sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan na iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral. At naway matulungan ang kanyang pagdarasal sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo po kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na po ang Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus